So punta tayo, zoom in tayo sa Maharlika Investment Fund na naipasa na sa Kongreso at Senado. So yung Maharlika Fund, maganda naman talaga yung purpose niya, gaya nga ng sinabi ko. It is aimed at stimulating the economy through strategic and high-impact infrastructure project. And this is actually certified as urgent by President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. No? At ang ginawa niyang dahilan, because this is going to be a law that will counter the effects of inflation, fluctuating oil prices, Russian invasion of Ukraine, and interest rate hikes. Kaya niya ito sinertify as urgent at ibabypass yung normal legislative process. Kaya po, di ba, parang in 1 week lang or 2 weeks lang ay naipasa na ito agad sa Senado nung na-certify siya as urgent. So the Senate approved the bill yesterday, May 31, 2023. The House of Representatives adopted the Senate version on the same day. Yan po ang nagagawa ng pag-certify as urgent, no? At yung bicameral committee na po ngayon ang magdi-deliberate ng final version of the bill. Napaka-powerful po ng bicameral committee na yan, which is composed of some members of the Senate and some members of the Congress para pag-usapan kung ano yung final version ng bill. So, ano yung Senate votes, no, na nakita natin dyan? Nag-vote po ng no si Senator Risa Contiveros dahil ang sinight niya talaga ay nako, dami pang mga kailangang ayusin. Mamaya pag i-discuss natin yan, ano? At mukhang hindi napapanahon ng pagpapatayo ng Maharlika Fund. Sabi niya siguro in 5 or 10 years pwede na. Senator Nancy Binay, nag-abstain po siya, no? 19 senators approved the bill. And si Senator Escudero, I was surprised, no? Maski si Senator Amy Marcos at si Senator Coco Pimentel were absent. And I think may bahid dito ng strategic purpose sa akin. Napakahalaga ng bill na ito. So bakit ka naman na-absent sa botohan? Tingin ko lang ay pwede kasing hugas kamay yan after, eh, di ba? O hindi ka nag-no talaga. Pero ang may hesitation sila doon sa batas. Kumbaga sitting on the fence yung mga yan, no? Purpose of the Maharlika Investment Fund. So it aims to stimulate the economy and amid downgraded global growth projections and seeks to support large infrastructure projects to fuel economic activity and development. So ano yung mga target sectors for investments ng Maharlika Fund? Sabi nila, nakalagay doon, agriculture, energy, digitalization, and the fight against climate change, among others. Pero kung ano yung mga specific na mga projects na yon ay hindi pa natin alam. So mga motherhood statements pa to ngayon, no? Critics voiced concerns over the lack of transparency regarding where the funds will be allocated. So ngayon pa lang ay may problema na on in terms of transparency. Sabi nga dun sa mga best practice, 'di ba, dapat transparent and strong governance, okay? So panoorin natin itong video na ito na inihanda namin, ano, para sa inyo. What if Project ng Maharlika Fund can nationwide bring greenhouse para sa food security at labanan ng food inflation? Kailangan ito dahil alam niyo bang pulena tayo sa dami ng greenhouses? Meron tayong 300 hectares of rain shelter greenhouses. Samantala sa Vietnam, South Korea at Japan, may 6,000, 21,000, and 40,000 hectares of state-of-the-art greenhouses sila respectively. Pero di ba nagyan ng DA para sa mga projects na ganito? Magiging epektibo ang Maharlika Fund kung mag-i-invest ito sa mga projects na hindi kayang gawin ng mga existing government institutions. Sa totoo lang kasi, matagal na dapat itong ginawa. Tapos, dapat hindi lang sa production, kasama na rin dapat ang processing to higher value products at marketing. Maharlika Fund ba ang sagot dito? Hindi ba mas magandang palakasin na lang ang kakayahan at kaalaman ng DA? Tapos, tulungan na rin ito ng ibang government agencies tulad ng DOST para sa teknolohiya, DPI para sa marketing, at DOF para sa pagpasok ng foreign direct investments. Parang kaya na ito through unity of government agencies. Ano sa tingin mo? Oh, di ba? Ayan. So ano yung magmamanage ng ating Maharlika Investment Fund o Maharlika Fund? Ito po yung Maharlika Investment Corporation, no? At yung provisions nito sa Senate Bill
would allow foreigners to sit in the board. Kaya nagre-raise din ng concern na ba pwedeng mag-control ng mga dayuhan, yung mga local resources natin. There's also criticism highlighting the potential for money laundering dahil mayroong nakalagay doon na may discretionary powers ang mga board of directors. Okay? So, sources of funds for the former Maharlika Fund. So, tinanong natin kanina, sa tingin nyo ba, saan maganda kunin ang pondo ng Maharlika Fund? At tayo po ay nagpa-poll sa YouTube nito at meron pong 728 na bumoto. At 13% po niya na nagsabi, dapat manggaling sa budget surplus at pagbenta ng government assets. 7% ang nagsabi, General Appropriations Act dapat yan at saka private sector. Ang sumunod naman ay pondo dapat daw ito mula sa SSS, GSIS at saka ng Pag-IBIG, no? So yan yung sabi nila na dapat daw pagmulan ng pondo, 5%. Okay? At ano yung mga sumunod? 6%. Ang pondo daw dapat magmula sa Land Bank of the Philippines, Development Bank of the Philippines at saka BSP. At ang pinakamaraming sagot, 69%. Nagmula daw dapat sa mga ninakaw sa kaban ng bayan. Actually magandang idea 'yon, ano? Yung mga mga corrupt diyan bawiin sa kanila yung mga kinurap nila at yun yung ilagay sa ating sovereign wealth fund. Happy ako dyan, di ba? Agree ako sa ating mga bumoto. So, yung SSS and GSIS will not contribute to the initial round of funding kasi because of the public outcry. Pero ano po yung nasa fine print nito? The Board of Directors and of SSS and GSIS have the power to authorize participation in the Maharlika Fund in the future. So, ganun pa rin. Hindi lang ngayon, pero next time, pwedeng gamitin yung SSS and GSIS, no? At pagtitignan natin, no, yung sino ba ang nag-a-appoint ng mga board of directors ng SSS at GSIS? Di yung nasa taas, di ba? At nung nangyayari po nga ito, na-receive namin, ano, sa isang mga member namin, nakikipag-usap sa isa sa mga customer sales representatives natin. Sabi niya, hello po ma'am, hihingi po sana ako ng opinion niyo. Nag-start pa lang po kasi ako maghulog ng SSS at Pag-IBIG, pero dahil sa Maharlika Fund, nagdadalawang isip na ako ngayon kung itutuloy ko pa. Ang dami pong ganyan ang feeling ngayon. At sasagutin ko na ha, huwag niyo pong ititigil, huwag nating sukuan, no? Dapat po ay mas mag-participate pa tayo para talagang mayroon tayong boses. Ayan, no? So para sa akin, paano ba poprotektahan ang SSS and GSIS because of this Maharlika Fund? Para sa akin, no, ito po ang aking opinion lang. May precondition dapat na at least 20 years ang actuarial life ng SSS or GSIS bago sila mag-invest. So kayang-kaya naman ng SSS at GSIS niyan kasi 23 years yata at saka 28 years naman for 23 at saka 31 years naman for GSIS, ano? So okay, yung kanilang actuarial life. Yung actuarial life kasi yan yung panahon na kayang bayaran yung mga liabilities, no? With the current performance of the fund. Ilimita yung proportion ng investment na ma-expose doon sa Maharlika Fund. Para sa akin, no, maximum of 5% of total collections lang yung of per year, ha, yung pwedeng mailagay dyan sa Maharlika Fund para talagang ma-diversify yung sources of fund natin at hindi siya masayang, no? Separate din natin yung SSS and GSIS fund contributions doon sa Maharlika Fund para talagang maging transparent and accountable, okay? Ano pa? Make positive and negative list on which Maharlika Fund projects to support. So kailangan, oy, kung ang susuportahan ay ganitong project, nako, wag na tayo diyan. Kunwari, pagpapatayo ng coal power plant, ako ayoko niyan kasi bad for the environment. Wag tayo diyan. Pero kung solar powers, oh, okay ako diyan. Kung greenhouse, oh, okay ako diyan, 'di ba? Kung pagpapatayo ng building para madagdagan ng mga casino diyan sa Pasay, ayoko diyan, 'di ba? Mayroon sanang ganun, positive and negative list.
Tapos, mag-create din ng option for members to elect whether their excess contribution should be placed in Maharlika Fund. So anong, kunwari, maglagay si, di ba may WISP Plus ngayon, no? So maglagay sila ulit ng SSS Maharlika or GSIS Maharlika. Tapos, magsasabi yung miyembro na, sige, may extra ako dito, ilagay ko dyan. Yun, pwedeng maging source ng fund yun, di ba? DBB Land Bank at saka Bangko Sentral ng Pilipinas. Ang intent to use the DBP and LBP funds could be detrimental to farmers and small businesses. Kasi yung pera na yan talaga ay para sa mga micro enterprises and farmers. Ngayon, kung kukunin mo yung ibang pondo dyan, kahit pa yung kinita yan, ay ilalagay mo sa Maharlika Fund, eh sa tingin ko nga, kulang pa ang pondo ng DBP at saka ng Land Bank para matugunan ang problema ng mga farmers natin at saka mga micro enterprises. Pag ang BSP naman, yung reserves natin yung kukunin, eh yung reserves natin, sabi ko nga sa inyo kanina, hindi pa kagandahan ang level, ano? Okay naman yung level niya, pero may mas igaganda ba ito? Wala pa tayong surplus dyan. So kapag nagkaroon ng economic downturn, walang pondo ang Bangko Sentral ng Pilipinas, baka sumadsad ang piso, mag-depreciate siya, no? At magkaroon ng maging counter ang objective, sabi, to fight inflation, baka maging ano pa, hindi makalaban ang Bangko Sentral for price increases dahil kulang siya sa pondo, no? So, yan. Pagcore and IPO, ako medyo okay ako dito, no? For IPOs, yung sa Pagcore, yung annual contributions kasi ng Pagcore, ginagamit po yan talaga para sa ibang mga ano, no, sa sa mga social welfare services. At tingin ko kulang na kulang pa yun. So kung kukunin yon, less funds for social services and more funds for Maharlika. So para sa akin, sa private sector na lang talaga sana ito manggaling. So initial public offering through the Philippine Stock Exchange. Sige, para public sector na lang ang bibili, no? So ano yung mga criticisms and concerns sa Maharlika Fund? So yung Maharlika Fund bill was passed. So the funding should come from windfalls. Malampaya fund natin, no, na gas, dapat meron na tayong windfall doon. Pero that was a missed opportunity kasi hindi tayo budget surplus, eh. Nagamit pa rin natin yung pera. Wala pong windfall for the Philippine economy for now. And we are so much in debt, no? At in fairness, ha, hindi lang naman ako nagsasabi niyan. Pakinggan natin ito. Kasi ang pagkaintindi ko, nagkakaroon ng sovereign fund kapag nag-jackpot. Pagka nagka-jackpot ang isang bansa, halimbawa, yung Malampaya sana, jackpot yun eh, nagkaroon tayo ng natural gas. Sana noon, nagka-sovereign fund. Sa ibang bansa, pag nakahanap sila ng oil, ayan, jackpot din. Ayun, when you get a windfall, that's usually the beginning of a sovereign fund. I don't feel any windfall right now. Ayan, 'di ba? Oh, 'di ba? Yan ang sabi ni Senator Aimee Marcos, ha. So hindi lang ako yung nakaka-feel niyan, maski within the family. At 'yun nga yung sabi niya, no? Ang criticism naman from Senator Rizzo Ontiveros, nag-raise siya ng concern about the malampayan na na-discuss natin kanina nga. And yun pa nga, meron pa ngang yet to be passed na law to increase government income from mining, pero hindi pa mapasa-pasa yan. Ipasa natin yan para magkaroon ng income, but baka magka-surplus. O, di yun yung gamitin, di ba? Criticisms from Makabayan Block, issues on transparency and political influence. At saka, sabi nila, kailangan pa ba ng bagong government agency? Eh, yung mga ibang existing national agencies naman natin ay pwedeng i-improve o restructure na lang para ma-achieve yung goals na gustong mangyari, di ba? And this might also become a tool for political patronage and corruption. Yun yung sabi ng Makabayan Block. Kasi nagkakaroon nga ng concentration of power, di ba? To a select few. So ano yung mga recommendations ko for Maharlika Fund? Sana walang duplication of roles of national agencies. Strengthen natin ang governance, enhance transparency, clarify and diversify source of funds, strengthen government institutions, and clear investment guidelines. Tapos mag-gradual po ang implementation natin at magkaroon ng audits. So sa governance and transparency,
i-build natin yung capacity sana ng existing government institutions muna, no? Para mayroong checks and balances at ma-improve yung professionalism and accountability ng mga in charge. Mag-enhance din tayo ng transparency natin. So dapat mayroon tayong detailed reporting on this, no? Para yung ating mga activities at yung mga investments natin ay alam ng publiko kung saan. At sa akin talaga ito yung pinaka-importante. Yung mga national government agencies sana ay ma-fulfill nila yung kanilang mandates at hindi parang walang magpondo sa Maharlika Fund. At mas maganda na palakasin na lamang sila, no? So yung land bank at DBP funds, gamitin yan for farmers and microenterprises. So ako, wag yan gamitin sana sa Maharlika Fund. Ganun din at lalong-lalo na sa GSIS and SSS, yung recommendations ko kanina, no? Para maprotektuhan natin ang ating future. Pag-ibig, sana wag din maglagay kasi housing pa nga lang, kulang na kulang na. So para ma-address. Tapos yung government financial institutions, GOCCs and BSP should not contribute to the fund. Okay, so ano pa? I-strengthen natin yung ating existing government institutions. So rather than duplicating efforts, ay sana i-strengthen na lang natin sila para hindi tayo magkaroon ng na makapag-establish ng clear investment guidelines para mag-align ito sa ating economic goals and sustainability. At ito pa, maximum of 3 specific investment projects lang per year para talagang yung gradual implementation ay magawa natin. Tapos habang tayo ay gumagaling, then saka natin siya pwedeng paramihin. No? Yun, gradual at saka dapat may external audit and oversight din para may outsider na tumitingin doon sa pag-operate, pag-manage at saka sa paggamit ng pondo. Diyan po ang ating episode ngayong gabi. Ako po si Sir Vince, ang inyong financial guro, nagsasabing ang pagyaman na pag-aaralan at na pagtutulungan.